Hello po Sir Paul. Hello po sa mga nakikinig sa channel na ito. Gusto ko lang po sana mag-share ng kwento. Bali, ang kwento pong ito ay kwento po ng lolo ko. Mismong nabahagi niya po sa akin ito noong nabubuhay pa siya. Paulit-ulit pa nga eh. Pabulitan niya kasi akong apo. Marahil, may iba sa inyong hindi maniniwala rito. Pero kagaya ng iba nagpapadala, ibabahagi ko pa rin po. Taong 1950s, binata pa lang po si lolo ko rito. Tubong Cebu po siya. Sa mga panahon na yan, talagang probinsyang probinsya po yung lugar. Wala pa talagang halos modernisasyon sa lugar. Noong mga panahon na yon, meron pong sinasakang maliit na lupa ang lolo ko. Minala niya rin sa yumaon yung mga magulang. Mag-isa na lang kasi sa buhay ang lolo ko noon. Maaga kasi siyang naulila. Nabase sa kanya, pinatay doon yung mga magulang niya. Ang sabi-sabi pa noon, nilalayro ng aswang yung mga magulang niya. Kasi isang gabi, natagpuan na lang doon yung dalawa sa bukid na walang buhay at puro sugat ang katawan. Hindi po basta yung mga sugat kasi malalaking hiwa daw eh, malalaking kagat at kung ano-ano pang kakaibang sugat yung natagpuan sa katawan ng mga magulang niya. Ang sabi ng iba baka mapangis lang na hayop pero yung lolo ko noon, aswang talaga ang pinagbibintangan. Ganun pa man, nagpatuloy sa buhay ang lolo ko kahit mag-isa lang siya. Natuto siyang mamuhay mag-isa. Kahit mahirap, kinakaya niya. Isang araw, kumalat po sa maliit na baryo nila lolo na may mga alagang hayop daw ng isang kabaryo nila yung natagpo ang walang buhay. Ang sabi ng iba, baka dinali ng malaking bayawak o kaya naman liko ng mabangis na aso. Pero si Lolo, muli, aswang ang pinagbintangan. Pinuntahan nga po ni Lolo yung bahay ni Mambalong. Pagdating niya doon, marami mga tao nagkukumpulan, mga nakikiusisa rin. Pagsilip niya sa alagang kambing at mga manok na namatay, nakita niya ang pamilyar na sugat sa mga ito. Kagaya rin ito ng sugat na meron sa kanyang mga magulang. Hindi siya pwede magkamali dahil halos isang taon pa lang naman yung nakakaraan ng pagkamatay ng mga magulang niya. Sariwang sariwa at tandang-tanda niya pa rin yung lahat. Mukhang nagbalik niya sila. Iyan ang tumatakbo sa isip ng lolo ko noong mga sandaling yun. Bukod dyan, yung paghihigante. Bumalik si lolo sa bahay niya. Hinilukan niya yung mga lumang gamit ng kanyang mga magulang sa silong nila. Unang beses niyang ginawahin matapos mamatay yung mga magulang niya. At dito, nakita niya ang mga lumang damit, gamit, at kung ano-ano pang pag-aari ng mga magulang niya. Sobrang nasaktan at sobrang lungkot niya raw noon. Mahal na mahal niya ang mga magulang niya eh. Pero, kailangan niya kasing mahanap yung pakay niya. Yung kwento ng ama niya sa kanya, yung pagmamayari ng angka nila. Dati pa raw kasi, bata pa lang ang lolo, meron ng kwento sa kanyang ama niya. Meron daw kasi silang isang kayamanan na matagal ng pag-aari ng pamilya nila. Isang sandata raw na nawawala at umabalik sa kanila. Hindi nga maintindihan ni lolo kung bakit ganun. Basta itong kayamanan na sandata raw na ito, wala pa sa kanununuan pa nila. Ang sabi pa sa kwento ng tatay niya, sandata raw yun ang isang sinaunang aswang na di umano kumakalaban din sa kapwa niya aswang. Dahil itong aswang daw na ito, mabuti, tumutulong din sa mga tao. Kakaiba diba? Aswang na mabait, meron palang ganun. Yan yung mga tumakbo sa isip ko noong kinikwento sa akin ng lolo ko to. Pero niminsan daw, hindi pinakita ng tatay niya yun sa kanya. Kaya kung anong klaseng sandata yon, wala siyang alam. At kung anong kayamanan din ba yon, wala rin siyang ideya. Hindi niya nga rin alam kung totoo ba yon o kwento-kwento lang ng ama niya. Tinatanong nga rin niya yun sa nanay niya. Pero yung nanay niya, hindi umiimik. Walang sagot sa mga tanong na yon. Kahit masakit sa kanya na makita ang mga lumang gamit ng mga magulang niya, inisa-isa niya pa rin halungkotin yon. Nagbabak sakaling makita yung sandatang yon.
Noong mga panahon kasi na yun, noong madinig niya yung salitang aswang, muling bumugso yung galit sa dibdib niya, yung pagigigante. Ang kaso, kahit binaliktad niya na lahat ng gamit doon sa silong nila, wala siyang natagpuan na kahit na anong sandata o kahit na anong kayamanan. Lumang itak oo, pero malabong yun eh. Wala namang espesyal sa lubang itak ng tatay niya. Bukod sa mapurol, makalawang pa. Napasabi na nga lang siya sa sarili niya na baka kwento-kwento lang talaga yung pinagsasabi ng tatay niya. Siyempre, siguro baka dahil bata pa siya noon, kaya kinikwento lang yun ng tatay niya. Lumipas pa po yung mga linggo. Nagpatuloy pa rin ang pailan na pag-atake sa mga alagang hayop ng mga kabaro ni Lolo. Naalarman na nga yung mga residente kasi napeperwisyo na sila. May mga baka at mga baboy na rin nadadali. Kaya talagang nakakabahala na. Malalaking hayop na yun eh. Hindi na yun basta-basta. Samantala, si Lolo ay patuloy lang sa buhay noon. Patuloy lang sa pagsasakay ng pali sa maliit niyang sakahan. Tuloy-tuloy lang din siya sa pagtatalim at pag-aani ng mga gulay niya. Isang hapon noon, tinatapos na lang po ni Lolo anihin yung mga aanihin niya. Habang nagukay, nagtaka po si Lolo. Kasi para siyang may natamaan na kung anong bagay doon sa ilalim po ng lupa. Hinukay pa nga ni Lolo yung bagay na yun at halos malaki ang mata niya nang isang maliit na baul pala ito. Isa lang siyempre ang pumasok sa isip ng lolo ko noon. Kayamanan, baul eh. Bukod kasi sa mga aswang at kung ano-anong kwentong kababalagan, talamak din po yung kwentong kayamanan doon sa lugar nila. Masip pa sa kwento doon, may mga hapon daw doon na nag-iwan ng mga kayamanan. May ilang kasing kabaro si Lolo na nakakita ng mga kayamanan doon, kaya hindi na bago para sa kanya yung ganon. Binitbit agad ni Lolo yung baul na yun papunta sa bahay. Binuksan niya ito. At oo, nagkatotoo po yung dalawang hinala niya. Kayamanan at sandata. Isang maliit na patalim na ginto ang nandoon. Manghang-mangha si Lolo. Mukhang yun na doon yung sinasabi ng tatay niya. Pero ang pinagtataka niya, nasa tinagal-tagal niya nagsasaka at nagtatanim doon, bakit noon niya lang yun nakita? Ang gara. Sa pagkakat ng dilim, pinagmamasdan pa rin ni Lolo yung patalim na yun. Ang nasa isip niya nga, ibebenta niya ba ito? Alam niyang malaking halaga yun noong mga panahon na yun. Pero ang isang iniisip niya, gusto niya rin gamitin ito. Pero saan? Paano? Gusto niyang gantihan yung mga pumatay sa mga magulang niya. Ang kaso, wala siyang ideya at kung papaano. Pinalipas niya ang gabing yun. Pinag-isipan niyang maputi ang gagawin niya kasi malaking pera din talaga kung ibibenta niya yung patalim na yun. Magagamit yung pera para makapagdagdag ng lupain, makapag-alaga ng mga hayop at dagdag na pananim din. Lumipas ang maraming oras. Madaling araw na, gising pa rin ng diwa ng lolo ko kakaisip. Hindi niya mabalansi yung mga gusto niyang gawin. Kaso, noong mga sandaling yun, iba na raw po yung nararamdaman niya. May mga naririnig daw siyang kaluskos sa paligid na parang iniikutan siya ng mga kung ano-ano. Tahimik lang naman daw noon, pero ramdam mo talaga kapag sanay ka na sa bukid lalo na kapag gabi. Malalaman mong may kakaiba raw talaga. At dahil hindi mapakali ang lolo ko noon, lumabas na raw siya. Bitbit niya ang gasera noon, sinilip niya ang paligid ng bahay niya, pati yung ilang alagang manok niya. Pero wala naman daw siyang nakitang hindi pangkaraniwan. Bumalik na lang daw si lolo ng bahay niya. At pagpasok niya sa kwarto niya, laking pagtataka niya ng bukas na ang bintana. At sa pagsilip niya sa aparador niya, may isang nilalang doon na tahimik na naghahalungkat ng gamit niya. Nakaramdam din ate yung nilalang. Nagkagulatan pa silang dalawa. At dito, nakita na po ni Lolo yung kabuuang mukha ng nilalang. Mapapayat daw yung mga binti at braso nito. Mahaba ang mga kuko, mabuhok, at talagang nakakatakot dahil ang haba ng mga ngipin at kuko nito. Isang aswang.
Pero ang mas nagpatakot sa kanya ay nung biglang nagsalita ito. Nasaan ang gintong punyal? Hindi nakapagsalita si Lolo, bagkus ay napatingin siya sa ilalim ng kama niya. Dahil doon, agad na tinaob ng nilalang ninyong kama at tumambad yung baon na nakita niya sa bukid. Dati ang puti na sana ng aswang yung baon. Pero ang hindi alam ng aswang, nasa tagiliran pala ni Lolo yung punyal. Sindi malamang dahilan, tinalon po ni Lolo yung aswang, sabay saksak ng punyal sa batok nito. Natamaan ito pero, tiplis lang, silit nga yung dugo eh. Kita pa ni Lolo na parang napaso at nag-usok yung sugat ng aswang. Napaari yung aswang, tumalon ito palabas ng bintana. Hinabol nga ni Lolo pero nang makalabas siya, napahinto siya kaagad. Hindi na siya nakahakbang dahil sa di kalayuan. Meron pang limang aswang na katulad ng nakita niya ang bumungad sa kanya. Isa na nga doon yung nasugatan niya. Lahat sila ang sama ng tingin kay Lolo. Lalo na doon sa hawak niyang punyal na ginto. Ibigay mo ang punyal kung ayaw mong masaktan. Nagsalita yung pinakamalaking aswang. Hindi nga alam ni Lolo yung gagawin niya. Hindi rin siya makapagsalita noon. Nawala nga rin yung tapang niya kasi laman na yung kaharap niya noon. Kahit anong nais siya makaganti sa mga aswang, wala naman siya magawa. Anong laban niya sa lima? Tsaka hindi naman siya maalam sa pakikipaglaban. Hamak na magsasaka lamang siya. Nagsisimula na siyang mapa-atres dahil kumahakbang na rin papunta sa kanya yung mga aswang. Pero ang sabi ni Lolo, sa isang iglap daw, may kung anong napakabilis sa bagay ang bumagsak mula sa kalangitan. Sa harap niya ito bumagsak, humarap pa nga mismo sa kanya. Noong una akala ni Lolo ay aatakin siya nito kasi baka isa rin sa mga aswang. Pero laking gulat niya nang isa pala itong tao. Pero ang kakaiba sa kanya, may dalawang matatalim na pangil ito. Tapos, sa gilid ng mga mata niya, napakamuugat. Bukod doon eh, lahat sa kanya ay normal. Makisig pa nga eh. Napakagwapo pangaraw. Parang artista. Pero alam ni Lolo, hindi basta-basta normal na tao yun. Kasi paanong nakabagsak siya ng ganun kabilis at kalakas mula sa impapawid. Tapos wala siyang natamang pinsala. Imposible yun. Hindi normal na tao yung kaharap niya. Kasabay po ng pagbagsak nito, ngumiti yung lalaking yun kay Lolo. Sabay sabing, "Ikaw na ba sa ngayon ang nagbabantay ng punyal?" Walang nais sa guto, tugon ng Lolo ko sa lalaki. "Ikinalulungkot ko na maaga kang iniwan ng mga magulang mo. Nahuli ako nang dating. Kasalanan ko ang lahat. Patawarin mo ako, kaibigan." Walang maintindihan si Lolo sa mga pinagsasabi ng lalaki. "Kaibigan, maaari ko na bang makuha ang punyal?" Hindi alam ni Lolo pero kumaan yung pakiramdam niya. Kusa niyang inabot yung punyal sa lalaking kaharap niya. "Salamat. Salamat sa mga magulang mo, kaibigan." Pagkakuha ng punyal ng lalaki, tumalikod dito. Nakita niya pang mas kuminang yung ginto nito sa kamay ng lalaki. Yung limang aswang naman, sumugod na papunta sa amin. Pero yung lalaki, walang takot niyang sinugod din yung mga aswang. Sa isang iglap lang, napatay niya na walang kahirap-hirap yung mga aswang. Gamit yung gintong punyal na yon, pinaghihiwa niya yung mga aswang na napakadali lang. Hindi nga siya nasugatan ng aswang. Kahit tama ay wala rin. Matapos nga nung sagupaan, tinipo nung lalaki yung mga bangkay ng mga aswang. Sinunod niya din ito at muling kinausap si Lolo. "Siguro nagtataka ka kung sino ako. Kaibigan ng lolo mo ang lolo ko. Kaibigan din ng ama mo ang ama ko. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa ama't ina mo. Kung wala ka pang ideya, ang mga lahi natin matagal na magkakilala. Kayo ang tagapag-ingat ng punyal namin. Ang punyal na to,
pagmamayari namin. Namin ang angkan ko na aswang dito sa Cebu. Kada pagpapasa kasi ng punyal sa susunod na magmamayari, ibibigay muna ito sa isang tao na pinagkakatiwalaan namin dahil may tamang edad para matanggap namin ito. Ang kaso, mukhang hindi pa na ipapasa sa ito ng ama mo. Nahuli na nga ako, kaya humingi ako ng tawad. May inabot na maliit na baul yung lalaking yun kay Lolo. Kagayang-kagaya po yun ang baul na pinagilagay ng punyal na mula doon sa may lupa. Hindi naman siya nagdalawang isip. Tinanggap niya ito. Dito ko na tinatapos ang obligasyon ng pamilya mo sa pamilya ko. Masyado na maraming buhay ang nadami at nasaktan. Kabilang ka na. Kabilang na ang mga magulang mo. Muli, patawad kaibigan. Maraming salamat. Kung ako sa'yo, aalis na ako ng Cebu. Hanggang sa muli. Sa isang iglap, para pong bula na nawala yung lalaki sa harapan niya, binuksan niya nga rin yung baul na binigay sa kanya at aking gulat niya na punong-puno pala ito ng ginto. Kaya pala napakabigat. Agad niya nag-alsabalutan si Lolo. Mabilis siyang umalis ng Cebu. Base nang harin sa paano ng lalaki na yun sa kanya, ang nasa isip niya kasi baka balikan pa siya ng ibang aswang. At saka syempre meron siyang malaking ginto. Baka naman pag-interesan siya ng mga kabaryo niya, kaya mahirap na. Gamit ang gintong nakuha niya, ginamit yun para magbagong buhay at magkaroon ng pinapangarap ng bukid at mga maraming alagang hayop. Hindi na nga lang po sa Cebu, kung saan hindi ko na lang po sasabihin. Sa totoo lang, magaan po ang buhay namin ngayon. Marami po kasi naging anak si Lolo. At kami magpipinsan, marami din. Pero lahat kami, as in lahat talaga, nabigyan po ng hati sa kayamanan ni Lolo. Patas-patas po ang lahat. Wala po naging inggitan, wala po naging lamangan. Lahat kasi kami, maayos sa pinalaki ng Lolo namin. Kaya masasabi kong naging mabubuti po kaming taong lahat. Pero hanggang sa huling hininga ni Lolo, marami pa rin siyang katanungan. Kung ano nga ba yung kasunduan ng pamilya namin doon sa mga aswang? Kung ano nga ba talaga yung mga aswang na yun doon sa Cebu? Kung anong klaseng gintong punyal ba yun? Kung bakit din pinatay yung mga magulang niya ng aswang? At kung bakit may interes yung mga aswang sa punyal na yun? At syempre, kung bakit nahuli yung lalaki niya na kunin yung punyal? E di sana, buhay pa yung mga magulang niya. Marami pa siyang katanungan. Pero lahat ng yun, mananatili na lang katanungan. Napalagay ko, wala na pong makakasagot. Sa ngayon, maayos naman po ang buhay naming lahat ng naiwan po ng lolo namin. Sana madinig mo din ito, Lolo. Pakiramdam ko kasi, ang sarap mapakinggan ng kwento mo. Lalo na kapag marami ding nakapakinig, panigurado, kagaya ko, mamamangha rin sila. Hanggang dito na lang po. Sana po, nagustuhan niyo po ang kwento ng lolo ko, ang kwento ng angka namin. Marami pong salamat. At kagaya ng laging sinasabi ni Sir Paul, mag-iingat po tayong lahat. Hello guys, kamusta kayo? Kamusta? Long time no shoutout. Actually guys, ngayon lang din ako nakapag-record muli. Siguro after a week. Kasi sa mga hindi nakaalam, recently na nagkaroon po ako ng, may pina-surgery po ako. Actually matagal yung pina-surgery ko na kasi, ko kasi na iyon is matagal ko nang nararamdaman. Kaya pinatanggal ko na. And as of now, recovering na po ako, pero kaya ko na mag-record, kaya ko na gumalaw. May masakit lang na part doon sa aking pina-surgery, pero kayang-kaya naman. Yahang-yaha yan. Pagaling na tayo.
Kaya lahat ng mga pinangako ko sa inyo ng mga series, mga plano sa channels na uudot dahil dun sa nararamdaman ko na yun, kaya pinatanggal ko na. Actually, 3 years ko na rin talagang nararamdaman yun, kaya pinatanggal ko na. Anyway, share ko lang naman. Share ko lang naman sa inyo kasi alam ko namang malaking part kayo sa aking buhay. Kaya deserve nyo rin malaman kung ano nangyayari sa akin. Anyways, okay naman. Successful naman daw yung natanggal. Actually, okay din. Minor surgery lang naman yun. Kumbaga, may something lang na kailangan tanggalin. Kaya okay na. Masakit, pero tolerable naman yung pain. And hopefully, pagaling na. Sisikapin natin na araw-araw na tayo mag-shoutout kasi na-miss ko kayong kausap. Sa totoo lang, gusto ko lagi mag-shoutout pero dahil nga sa nararamdaman ko na yun, binibilisan ko lang talaga yung pagre-record para yun nga, hindi ko maramdaman yung pain before. Pero ngayon, okay na tayo. Recovering na. Ayan. Shoutout na tayo everyday. Kaya mag-comment na kayo ng magustong sabihin, itanong, pabate, or kung ano man gusto niyong sabihin, lapag yun na. And unti-unti, yung mga projects natin, excited na ako, tutuloy na natin yan. Shoutout tayo! Bali, ang shoutout na ito ay mula sa mga nag-comment doon sa last story natin, Overnight Horror Stories, True Stories. By the way guys, bali, gagawin na lang natin alternate, long story, short stories, ganyan. Depende sa availability ng stories. Basta as much as possible, i-alternate natin. Kasi gusto ko rin talaga mag-narrate na mahaba, gusto ko rin ng short stories. Depende na lang sa availability ng mga story, okay? Okay, unang-una sa shoutout natin, si Kilabot King Horror Stories, yun. Shoutout sa iyo. Lizelle Blas, Prince Dalion. Sabi niya, good evening Sir Paul, mas magandang pakinggan yung full story sir, mas nakakatakot talaga. Ang ganda pakinggan, sana sir may ma-upload ka palagi na full story. Okay sir, no problem, alternate tayo as long as may available na stories, okay? Red Rosal, Jom, hello, Friends Villar, ako si Bleeder, yan. Paring Paul, kamusta na kayo ni Esme Oxban? Naway, nasa maayos kayo. Nasa maayos kayo palagi, ingat din sa bagyo ngayon para patuloy-tuloy na ang uploads. Uy, salamat sir, ako si Bleeder. Ito sa mga solid talaga to na supporter si sir, ako si Bleeder, kasi hindi lang tayo yung sinusuportahan yan, lahat halos ng nasa horror community talagang supporter. Ayos naman kami sir ni Mrs. at siya ang nag-aalaga sa akin, ang aking nurse. Pero okay naman tayo. Hindi naman tayo alagain. Kayang-kaya na. Yung mga unang araw lang di tayo makalakad. Kaya yung mga napakinggan nyo before guys, actually, ano na yun, advance. Kumbaga, isang week akong nag-advance, nag-overtime para araw-araw pa rin tayong may upload kahit inoperahan tayo at habang nagre-recover. At ngayon, actually, meron pa nga tayong kwentong nakabala. May mga kwento pa tayong i-edit na record ko na kumbaga. Kaso, gusto ko na mag-record talaga. Gusto ko na mag-record. Ang hirap din na walang ginagawa kasi gustong-gusto ko talaga magkwento, mag-record, magbasa, mag-edit, tapos mag-upload. Gusto ko mag... yun lang. Ewan ko. Parang sa almost 4 years ko sa YouTube, parang hindi magbasa o magkwento sa inyo. Siguro, syempre may vacation minsan mga 3 araw, pero pag tumagal na lang mga 4 na araw, 5 araw na hindi ako nakakapagbasa ng kwento sa inyo, wala, nahanap-hanap ko talaga. Anyways, salamat sir, ako si Bleeder, shoutout sa'yo. Kiss Justin 22, from Mindanao, hello. Ian Jade Cometa, wala po bang long story? Ito, long story to, ang ganda ng kwento nga natin, you know? Napaka-unique. May ganun pala, Sandata na punyal. Stig, no? Kung kayo guys, palagay nyo, gintong punyal nakita nyo sa bahay nyo, ibebenta nyo ba? O gagamitin? Ako po siya, ibebenta ko yun. Anong malay ko dun sa paggamit nun, di ba? Ibebenta ko kagad yun. Mong pera, no? Pero practical lang tayo, guys. Pero, syempre, it depends sa situation. Pero kung for example, ikaw yung nandun sa situation ni Sender, di ba? Yung gusto kong gantihan,
Okay, wala ka tanong. Siyempre, papasok sa isip mo yun. Okay. Jonah Dave GV. Eudex Marquino. Pearl Portugal. Linette Treparado. John Paul Villa Dolids. John Reynolds Sakate. Abitot. Ayan, sir. Ayan. Huwag ka na magtampo, Miss Abitot. Pasensya na sa mga nagdaang buwan at meron lang iniinda ang Sir Paul mo. Ngayon, okay na tayo. Araw-araw kitang isa-shoutout. Basta, lagi ka nag-comment. Deal? Okay. O, shoutout sa iyo, Miss Abitot. Huwag na magtampo. Bobby, ang suway ko. Hello, hello, sir. Sir Paul, pakibalik naman po yung isang kwento lang nakakamiss na kasi. Ayan, o. Oh. Diba? As you wish. Granted. Shirley Carillo, hello. Maya Asilar, Mr. Ace, Dimple Sumi. Uy, by the way guys, batiin po natin si Miss First ng happy birthday, belated happy birthday. Miss First, more birthdays to come. Pagpalain ka pa ng Panginoon. Inagpapala kasi si Miss Yumi kasi ano siya, napaka generous niya magbigay sa mga tao. Kaya maraming blessings pa ang matatanggap niya. Happy birthday Miss First, ang muse ng ating channel. Hello ma'am. Miss yan, dami niyang admirers. Chicks na chicks yan. Shoutout sa inyo ma'am, happy birthday po. Yours truly Van, hello. Lady Rain, Alia Anshari, D. Santiago, Emel Dareyes, Eudex Marquino, Neng, in Dubai, OFW, Dubai, UAE, hello, shoutout sa inyo. Rovinus, hello, hello. Belen Malbas, Lady Warrior 08, D. Santiago, shoutout sa inyo. By the way guys, maraming salamat po sa lahat ng mga nagchat sa akin doon sa my day ko na yun nga, na surgery ako. Thank you so much po sa mga nag-aalala. And thank you so much po, talaga na-appreciate ko yung simpleng chat nyo. Hindi ko man kayo na-reply lahat. Thank you so much po. Okay na po tayo. Grind na ulit. Lahat ng mga plano natin, yung mga series and stories na mga plano, upload na natin yan. Okay? Kailangan natin mag-grind at mahalang na gasto sa hospital. Masyakit. Kailangan natin bumawi. Anyways, yun lang guys. Maraming salamat po sa mga sumusuporta at sa mga nakikinig. Yun lang. Thank you so much po sa mga prayers and pag-aalala. Maraming salamat po. Shoutout na tayo everyday. Miss ko kayo kwentuhan. O, labag nyo na yung mga gusto nyong batian at mga ipapabate at mga chismis dyan. Okay? Yun lang po. Mac Pancit out. Thank you.